two ways of investing in stock market. Indirect stock market and direct stock market. Sa indirect stock market, para kang pasahero sa isang jeep. Okay? May nagda-drive para sa'yo. Sa indirect stock market, someone manage. Okay? Siyempre, sa direct stock market, kung sa jeep, para kang driver, you manage. Ikaw mismo yung nagre-research, ikaw mismo yung nagmamanage ng portfolio mo. But in indirect stock market, less time to monitor. Katulad ng pasahero, okay, kahit titingin-tingin ka sa labas, okay lang. Okay, kahit makipagkwentuhan ka sa mga kasama mong pasahero, okay lang. Bakit? Kasi may nagda-drive para sa'yo. The same with indirect stock market. Merong nagmamanage para sa'yo, so less time to monitor. But here, indirect stock market, more time to monitor. Ikaw yung nagmamonitor, ikaw nagre-research, ikaw yung nagmamonitor sa market. Okay, and then less capital for indirect stock market, direct stock market, more capital. Alright, pag-usapan natin ng hiwalay. Direct stock market, ito po, bago mo pasukin ang direct stock market, i-consider mo yung technical analysis. Sino na yung technical analysis? Ang technical analysis po, ito po yung tools na ginagamit ng isang investor sa direct stock market para malaman, okay, para ma-predict niya kung kailan siya bibili at kung kailan siya magbibenta ng shares niya. Okay, so dapat aware ka dito. Dapat alam mo kung ang ibig sabihin ng mga lines na yan. Alam mo ang ibig sabihin ng mga candles na yan. Alam mo ang ibig sabihin ng mga colors na yan. That is what we call technical analysis. May tinatawag ding fundamental analysis. So dapat marunong ka rin kung paano ba gamitin yung fundamental analysis. Dapat marunong ka magpag-communicate sa ibang investors. Alright? So kailangan alam mo yan. Technical analysis and fundamental analysis. Alright? At syempre po, kailangan mo i-consider yung board lot and capital. Pag sinabing board lot, ito po yung minimum of shares na kailangan mong bilhin sa isang company. I'll give you an example. Ito po, halimbawa lang, noong May 14, 2021, ito po yung stock market price. Ito po yung mga prices ng bawat shares. Alright, so let's assume, noong May 14, 2021, bumili ka ng stocks ng Ayala. Ang Ayala, worth of 725 pesos. Tama? So sinasabi dito, kapag ang price ay 500 to 999.50, ang shares na kailangan mo bilhin ay 10. Kailangan mo bumili ng 10 shares. Alright? So ibig sabihin, kailangan mo maglabas ng 7,250 pesos para makabili ka ng 10 shares ng Ayala. What if na gusto mo rin mag-invest sa SM? Ang SM, noong May 14, 2021, 963.5 per shares. Alright? So, ibig sabihin, sa dalawang company pa lang yung pinagbibilihan mo ng shares, kailangan mo nang maglabas ng 16,885 pesos. Okay? Ang tanong, okay, may ganito ka na bang kalaking kapital na every month, ganito yung nilalabas mo para makabili ka ng shares ng Ayala, ng SM? Okay. Ayan. Sir, hindi pa ganun kalaking kapital ko. Sir, hindi ko pa alam. Okay, yung tinatawag na technical analysis at fundamental analysis. Okay, so don't worry. Ibig sabihin, dito ka muna sa indirect stock market or yung tinatawag na mutual fund. Katulad na nabanggit ko kanina, kailangan marunong ka. Kailangan kahit papaano meron kang knowledge. So kailangan i-prepare mo yung sarili mo sa direct stock market. Dito muna tayo. Okay? Sa mutual fund. Ano ba yung mutual fund? Mutual fund is, this is what we call the indirect investing in stock market. Parang ganito po yun. Ikaw yung investor. Pulls money with. Ibig sabihin, marami tayo. Okay? Bakas-bakas tayo. Okay? Ngayon, yung pera natin na bakas-bakas, ilalagay natin yan sa tinatawag na mutual fund company or fund house. Pwede rin fund house ang tawag or mutual fund company. Yung mutual fund company, may mga fund manager po dyan. Yung fund manager, ito po yung mga professional, ito po yung nag-aral talaga tungkol sa investing stock market. Sila yung mga magre-research, sila yung mag-manage ng pera natin, at sila yung mamimili kung saan nila ilalagay yung pera natin. Okay, sila yung mamimili kung ano yung mga company. Siyempre, sila po yung nagre-research eh. Sila yung nakakaalam kung anong mga company yung mga mag-boom at ano yung mga company kung saan mas maganda paglagyan ng pera. Okay, ito po yung kagandahan. Kapag kumikita na yung mga company kung saan nilagay yung pera natin, syempre, as investor, kumikita rin tayo. So that is how mutual fund works. Okay? So there are three types of mutual fund.
First is the bond fund. Bond fund is for conservative investor. Okay, this is for capital preservation and ang interest rate per annum is 4% to 6%. Ang bond fund is a low risk type of mutual fund that invests mostly in fixed income instruments such as government securities. In other words, ang bond fund po, okay, kapag dito nilagay yung pera natin, okay, gagamitin ito ng mga fund manager para ipautang. Okay, sabi dito, di ba? Instruments such as government securities and corporate bonds, pinapahiram. Pinapahiram sa mga government o di kaya sa mga corporate bonds. Kaya kapag nag-invest ka at pinili mo yung bond fund, okay, expect mo na na yung pera mo gagamitin para may pautang. Okay, and then yung interest rate doon is either 4% to 6% per annum. Yun yung kikitain ng pera mo. Okay, that is bond fund. The other one is the stock fund. This is for aggressive investor. Capital appreciation, 15% to 18% per annum. Okay, a stock fund is an aggressive type of mutual fund that invests mostly in shares or stocks of corporation. Ngayon, ikaw yung investor. Okay, sabi mo, gusto ko itong pera ko ipambibili ng shares. Okay, ng mga malalaking company dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ang piliin mo, stock fund. Okay? Para yung mutual fund company, yung mga fund manager, alam nila na yung pera na to ilalagay nila sa mga company, sa mga blue chips company. Ang tawag doon ay stock funds. Alright? And then lastly is what we call the balance fund. Balance funds is for moderate investor. Capital growth, 12% to 15% per annum. Balance fund is a moderate risk type of mutual fund that invests in a combination of equities or stocks and fixed income instrument. From the word combination, ibig sabihin pinagsama. Pinagsama ng stock fund at saka bond fund. Okay, but not necessary na 50% kay stock fund, 50% din kay bond fund. Okay, so syempre, depende yon sa market. Depende kung saan mas kumikita. Syempre, ilalagay ni fund manager dun sa mas kumikita. Okay, syempre, mas malaking ilalagay niya kay bond fund kung mas maganda yung kita ni bond fund. Okay, I hope naiintindihan niyo po yung balance fund. Alright, so those are the three types of mutual fund. Bond fund, stock fund, or balance fund. So tanongin mo yung sarili mo, ano kaya, anong klase kang investor? Okay, moderate, aggressive, or yung isa, which is the bond fund. Saan ka doon? Okay, so yun po yung dapat malaman mo. Alright, so next. Ayan, ito pag-usapan natin. Wow, ang ganda pala mag-invest sa mutual fund, sir. Okay, gusto ko dyan. Mas nababagay ako dyan kasi hindi pa ako ganun kagaling sa technical analysis at hindi pa ganun kalaki yung kapital ko. Magandang mag-invest sa mutual fund. Pero ang tanong, how to earn? Paano ba kumikita sa mutual fund? Okay, so yun po yung pag-uusapan natin dito. I give you three scenario. And then mamaya, alamin natin kung saan mas maganda, okay, na mag-invest. Scenario number one to scenario number three. So this is scenario number one. Scenario number one, nagsimula sa 10 pesos per shares. Mula sa mababa, and then tumaas yung market. Dire-diretsong tumaas yung market. That is scenario number one. Scenario number two, price of stocks drops and gains back. Ibig sabihin, mula sa 10 pesos per share, bumaba, and then bumalik din siya sa 10 pesos per share. That is scenario number two. And scenario number three, mula sa 10 pesos per shares, bumaba yung market. Okay, and then umakyat konti. That is scenario number 3. Okay, so saan kaya mas kikita? Scenario 1, scenario 2, or scenario number 3? So alamin natin. Okay, ito. Scenario number 1. So ito po yung ano, ito po yung illustration natin. Meron kang 1,000 pesos per month na i-invest. Again, 1,000 pesos yung i-invest mo every month. So let's assume na nagsimula sa 10 pesos per share. So 10 pesos per share, 1,000, ibibili mo ng shares. So 1,000 divided by 10, ibig sabihin, makakabili ka ng 100 shares. Okay? Sir, saan galing yung 100 shares? Ulitin to. 1,000 pesos divided by 10, ibig sabihin, makakabili ka ng 100 shares. Okay? I hope naintindihan po yun. And then the following month, yung month 2, 12 pesos per shares na siya. So 1,000 divided by 12, that is 83.33 shares. So nakabili ka ng 83.33 shares and then 14 pesos, umakyat ulit, nakabili ka ulit ng 71.43 shares. Okay, and so on and so forth. Ayan, and umakyat hanggang
20 pesos per shares, all right? And then naging nakabili ka ng 50 per shares pagdating ng 6th month. Okay? Ito yung problema. Pagdating ng month 6, gusto mo nang ibenta. Let's assume na, okay, itong investor na to, kailangan niya talaga ng pera. Hindi niya napaghandaan kasi wala siyang emergency fund. Let's assume lang, wala siyang emergency fund, kinailangan niya ng pera. Ngayon, okay, itong scenario na to, ibibenta niya lahat ng shares niya. Ang tanong, magkano kaya yung kinita niya sa loob ng 6 na buwan? Okay, ito po yun. Paano mag-compute? Kung ibibenta niya lahat ng shares niya, syempre, okay, ipag-add natin lahat ng shares niya. 100 plus 83.33 plus 71.43 plus 62.50. Okay, ang magiging total niyan ay 422.81 shares. So yan yung hawak niyang shares sa loob ng 6 months. Okay, sa lahat ng mga IMG member, for sure, nakikita nyo po yan sa IMG portal ninyo, makikita nyo doon yung total of shares. Ito po yun. Okay, so ito po yung halimbawa. Okay, so let's assume, okay, na 422.81 at ibibenta na niya, okay, pagdating ng month 6. So ang last share price is 20 pesos per shares. Kung ibibenta niya yan, siyempre, imumultiply natin, ang total value is 8,456.20. Okay, so yan po yung total value. Okay, ito po, ibig sabihin, ang total contribution niya ay 6,000 pesos. Sir, saan galing yung 6,000 pesos? Okay, ito po ha, babalikan ko. Di ba kanina, nag-invest siya ng 1,000 pesos every month sa loob ng 6 na buwan. So, 1,000 times 6, that is 6,000. Ibig sabihin, yun po yung puhunan niya. Ngayon, ibabawas natin sa total value. Okay, ibig sabihin, ang gain niya after 6 months is 2,456. Okay, dito na papasok yung tinuturo ko kanina na money can work for you. Okay, ito ha, yung pera nilagay mo lang dito sa investment na to, sa stock market, pero after 6 months, 2,456 yung kinita mo. Wala kang ginagawa. Yung pera yung nagtatrabaho para sa'yo. At ang pinag-uusapan natin dito, 1,000 lang every month. E paano kung 10,000 every month? Paano kung 100,000 every month? At ang pinag-uusapan natin dito, 6 months. Paano kapag 10 years? Paano kung 20 years? Okay? For sure, napakalaki na ng investment mo. Okay? So that is scenario number 1. Okay, pakitype nga po sa chat box kung magkano yung kinita niya sa scenario number 1 para mamaya may compare natin. Again, 2,456. So, tanda nyo po yan, ha? Punta tayo sa scenario number 2. Scenario number 2, okay, ganun pa rin. Okay, mag-i-invest ka pa rin ng 1,000 pesos every month sa loob ng 6 na buwan. Okay? At ganito naman yung scenario. Kung kanina, paakyat yung market, ngayon naman, nagsimula sa 10 pesos per share. So, meron kang 1,000 pesos, divided by 10, nakabili ka ng 100 shares. Tama? Eto, pagdating ng month 2, bumaba yung market. Naging 7 pesos per share. Pero bumili ka pa rin. Okay, so nakabili ka dito ng 142.90 shares. Okay, and then bumaba ulit yung market pagdating ng month 3. Naging 5 pesos per shares na lang. Pero dahil consistent ka, nag-invest ka pa rin. Nakabili ka ng 200 shares. And then umakyat yung market, naging 6 pesos, bumili ka. Umakyat, naging 7 pesos per share, bumili ka pa rin. And then pagdating ng month 6, naging 10 pesos per share. So bumalik siya sa dating price. Okay, ganun pa rin yung scenario. Pagdating ng month 6, okay, wala na namang emergency fund at kailangan ibenta yung shares. Okay, so anong gagawin? So total shares, bibilangin natin 852.50. Kung ibibilang, kung i-add natin lahat ng shares niya, meron siyang 852.50 shares. Okay? So ang last share price is 10 pesos. Kung ibibenta niya lahat, ang total value is 8,525 pesos. Right? Okay, ibabawas natin yung puhunan niya. Ang puhunan niya ay 6,000. O ngayon, tatanungin mo na naman, Sir, saan galing yung 6,000? Uulitin ko po. Okay, di ba 1,000 pesos per month sa loob ng 6 na buwan? So that is 6,000. Yun yung naging puhunan niya. Ngayon, ibabawas natin para malaman natin kung magkano'ng kinita niya sa loob ng 6 na buwan. That is 2,525. Alright? Compare sa scenario number 1, mas malaki kinita ng scenario number 2 kahit bumaba yung market. Bakit?
Kasi po, mas marami siyang shares na nabili. Okay? Mas marami siyang shares na nabili. Yun po yung kagandahan kapag bagsak yung market. And mamaya, makikita natin at mas ma-appreciate pa natin kapag bagsak yung market. Okay? So, this is scenario number 2. Okay? So, let me know sa chat box. Nasusundan po ba? Baka nanonosebleed na tayo, ha? Again, these are just basic. Kailangan maintindihan mo to bago mo pasukin ng stock market. Kasi ganitong-ganito yung nangyayari sa totoong buhay. Okay? Minsan mataas, minsan mababa. Pero ang napakahalaga nito, kailangan nakakabili ka ng shares. Okay? Para kapag magbebenta ka ng shares mo, okay, syempre, okay, mas meron kang kikitain pag mas marami kang shares na mabibili. Okay? So let's proceed. Yeah, thank you so much. Sabi ni Coach Alma, nasusundan po, sir. Alright, very good. Punta tayo sa scenario number 3. For scenario number 3, ganito yung market. Bagsak. Bagsak na bagsak. Okay? So ganun pa rin yung illustration natin. Meron kang 1,000 pesos per month and then 6 na buwan. Yung illustration natin, 6 na buwan. So let's assume, nagsimula sa 10 pesos per share. Okay? So 10 pesos per share, 1,000 divided by 10. So meron kang nabili na 100 shares sa month 1. Okay, pagdating na month 2, eto na. Okay, nagkaroon na ng pandemic. Nabalitaan, meron palang virus. Okay, so nagkaroon ng lockdown. Bumaba yung market, naging 4 pesos per shares. Okay, and then yung lockdown, hindi na lang sa Metro Manila, kundi buong Pilipinas na. Naging 2 pesos per shares na lang. Okay, so eto, bumili ka pa rin. 1,000 divided by 2, nakabili ka ng 500 shares. Eto na. Mas malala pa. Okay? Lockdown. Okay, sobrang lockdown na at wala na talagang nakakalabas. At talagang bagsak na bagsak yung market. Naging 1 pesos per shares na lang. Okay? Pero as investor, naging best ka pa rin. So nakabili ka ng 1,000 shares. Alright? I want to emphasize. Ayan, sana po nakikita nyo yung napakagandang picture dito. Okay? Dito, okay, kung nakikita ninyo, kapag bagsak yung market, mas marami kang shares na mabibili. Kaya naman, ang mga IMG members, dahil financially educated ang mga IMG members, kapag bagsak yung market, naku po, tuwang-tuwa ang mga IMG members. Bakit? Naka-sale. Okay, naka-sale ang market. Mas marami silang shares na mabibili. Tama? Ito yon. Okay, so umakyat na yung market, medyo naging okay na. Ayan, bumabalik na sa normal. Naging 2 pesos per shares, bumili ka pa rin. Okay, eto, 500 shares yung nabili mo. And then, pagdating ng month 6, 5 pesos per shares. So, nakabili ka ng 200 shares. Kaya lang, eto na naman. Walang emergency fund. Nagkaroon ng emergency. At kailangan magbenta ng shares. At eto, malala, ibibenta na lahat ng shares. Okay? So, ngayon, tingnan natin magkano yung kinita sa loob ng 6 na buwan kung, okay, ibibenta niya lahat ng shares niya. So dito, kung i-add natin, ang total shares niya ay 2,550. Wow! Napakarami niyang shares na nabili. Ngayon, ang last share price ay 5 pesos per shares. Kung i-multiply mo yan, ang total value ay 12,750 pesos. Okay? Ibabawas natin yung puhunan. Ang puhunan niya ay 6,000 pesos. So magkano yung kinita niya sa loob ng 6 na buwan? 6,750 pesos. Alright? Eto po. Tingnan nyo. Okay? Iko-compare natin sa scenario 1, scenario 2, napakalaki ng difference. Okay? Almost triple. Okay? Yung kinita dito sa scenario number 3. Bakit? Kasi mas marami siyang shares na nabili. Okay? So ano yung gusto kong iparating dito? Kapag bagsak po yung market, okay? Kapag may extra ka na pera, samantalahin mo bumili ng shares. Okay? Bakit? Kasi kapag umakyat yung market, mas marami kang shares na may bibenta at mas malaki yung kikitain mo. Okay? So that is how to earn in stock market or how to earn in mutual fund. Okay? Can you type on the chat box? Kung clear po to, can you type clear kung okay po tayo? Ayan, tama si Coach Annabi. Buy more shares kapag mababa ang presyo. Tamang-tama po. Okay, kaya sa mga IMG members dyan, okay, samantalahin po natin. Invest, 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 invest.
Ngayon, kung hindi ka pa IMG member, malamang hindi ka pa nakaka-relate. Okay, mamaya makaka-relate ka na kapag nalaman mo. Okay, kapag member ka na ng IMG. Okay, ito po. Okay, tingnan nyo po itong history ng stock market dito sa Pilipinas. Sa Philippine Stock Exchange, makikita po natin na talagang normal lang. Okay, talagang normal lang po na minsan ang stock market minsan mataas, minsan mababa, minsan mataas, minsan mababa. Ganyan po talagang stock market. Kaya kapag mababa yung market, samantalahin mo. Kasi darating at darating ang time, aakyat yan. At kapag umakyat yan, magbenta ka para mas malaki yung kikitain mo. Alright? So that is mutual fund. And that is how to earn in mutual fund. Okay, so ano ba yung mga benefits kapag nag-invest ka sa mutual fund? Number one, it is professionally managed. It is very liquid. It is diversified. Hindi lang sa isang company naka-invest yung pera natin. Kasi may sinusunod ang mga fund manager na kailangan yung pera natin naka-invest sa different blue chips company. Kailangan less than 10 company naka-invest yung pera natin. At yan ang sinusunod ng mga fund manager. It has low minimum investment requirement. It is very transparent. It has strong track record. Napatunayan na po talaga na talagang kumikita ng mga investors sa stock market. It is safe and secured. Regulated po ito ng SEC or Securities Exchange Commission. Zero lot fees for IMG members and the gains are tax exempt. Yan po. Wala na pong tax kapag mag-re-redeem ka ng pera mo sa stock market. Wala pong tax. Hindi katulad sa bangko. Okay, yan po yung kagandahan. Yan po yung mga benefits pag nag-invest tayo sa mutual fund. Alright, good news. Bakit po? Ang IMG, meron po siyang mga partner. Ito po yung mga mutual fund company na partner ng IMG. At for sure, kung i-research mo ito sa Google, ito po. Okay, yung mga top performing mutual fund company dito sa Pilipinas. Okay? And again, member po tayo ng IMG at partner po yan ng IMG. Ito pa, baka nagdududa ka pa rin hanggang ngayon. Naku, totoo ba talaga yung mutual fund na yan? Ba't ngayon ko lang narinig yan? Okay, ngayon mo lang narinig. Bakit? Kasi hindi ka umattend ng webinar. Pero again, congratulations kasi nandito ka ngayon. Okay, ito po, isang katunayan na talagang legit. Katunayan talaga na talagang nag-i-exist ang mutual fund. Ang SSS po, noong 2018, nag-invest lang naman ng 3 billion. Opo, 3 billion lang naman ang ininvest nila sa mutual fund. O, ang tanong, saan kaya galing yung 3 billion na yan? Okay, syempre, alam mo nang sagot. Galing yan sa mga SSS contributor. Ang tanong, may kakilala ka ba ng mga SSS contributor? Okay, malamang baka isa ka sa mga contributor sa SSS. O, ito na, alam mo na ngayon kung saan nakalagay yung pera natin. Dito po. Okay, sa mutual fund. So, naka-invest din yung pera natin sa mutual fund. Okay, so ito po yung isang katunayan na talagang legit ang mutual fund. Ito yung tanongin mo yung sa sarili mo. Sa tingin mo, ang SSS, okay, sa tingin mo kaya, kapag kumita yung pera na to, yung 3 billion na yan sa mutual fund, sa tingin mo, yung buong kita ibibigay sa mga contributor? Malamang hindi. Bakit? Ito yung business ng SSS. Malamang siguro bibigyan kanila ng karampot para sa retirement mo. Kaya kung napapansin nyo, napakalakit ng pension ng mga SSS contributor. Kaya naman, ikaw na nakikinig ngayon, okay, kung wala ka pang mutual fund account, naku po, ngayon pa lang dapat magkaroon ka na ng mutual fund account para makapagsimula ka na rin at makapag-invest ka na rin. Alright? So ito na. Okay, excited ka na siguro. Ngayon, excited ka na mag-invest din sa mutual fund. Ang tanong, ano yung mga dokumento na kailangan mong i-prepare? Ito po, okay? 2 valid IDs, Xerox back-to-back with 3 signatures. Ayan, fill up investment forms with S. Opo, okay, hindi isang form yan, maraming forms. PIN number, IPR or payslip for government employees, birth certificate for 17 and below. Then, send it to mutual fund company for validation and approval. Ang mga mutual fund company po, usually nasa Makati or sa Ortigas. So, kailangan pumunta doon para magpasa ng mga documents mo. At ito po yung mga valid ID na kailangan mong ipasa. Okay? So, ang tanong, okay, ready ka na ba na magpasa ng mga documents mo? May ganito ka na ba ang mga documents? Okay, ang tanong, okay, makakapunta ka ba sa Ortigas o di kaya sa Makati? Okay, malamang, okay, marami po sa atin hindi kayang pumunta, lalo na ang mga OFW.
Ito yung tanong, alright? Do you want a hassle-free processing? Gusto mo ba ng hassle-free? Gusto mo ba na hindi mo na kailangan pumunta sa Makati? Hindi mo na kailangan pumunta sa Ortigas para magpasa ng mga maraming documents na to? Sige nga, can you type on the chat box? Yes, if you want. Can you type on the chat box? Sige nga po, pakitype nga. Sino yung mga gusto nila ng hassle-free? Ayan, sabi ni Ma'am Percy, yes! Ayan siya lang. Okay, sabi ni Boss, sabi ni Coach Jasmine, yes! Ayan, alright. Okay, si Sir Dom kaya? Nandito si Sir Dom kanina. Nandito pa ba si Sir Doms? Sir Doms, ayan, tanungin natin si Sir Doms. Yes po ba ang sagot ni Sir Doms? Ayan. Yes, yes po, yes. Ayun, okay, thank you so much, Sir Doms, sa pagsagot. Okay, so ang daming nagsabi ng yes. Okay, ang tanong, paano magkakaroon ng hassle-free? Ito po, okay? Congratulations, kasi nandito ka, kasi malalaman mo kung paano magkakaroon ng hassle-free processing. Ito po, be an IMG member today. Yan po yung solution para magkaroon ka ng hassle-free processing. Bakit? Once you become IMG member, automatic, magkakaroon ka na agad ng mutual fund account. Yes! Okay, yan po yung isa sa mga benefits natin. Pangalawa, magkakaroon ka ng mga exclusive trainings, exclusive workshops, and exclusive webinar para mas maintindihan mo pa ang mutual fund. At the same time, okay, once na member ka ng IMG, magkakaroon ka ng 0% entry fee. Okay, malamang baka hindi mo pa alam kung ano yung entry fee. Kapag hindi ka member ng IMG, magbabayad ka po ng entry fee. Every time na mag-i-invest ka, kakaltasan ng mutual fund company ng 2% to 3% yung ini-invest mo. Pero kapag member ka po ng IMG, zero entry fee. Pag nag-invest ka ng 5,000, yung 5,000 mo, 5,000 ang papasok sa mutual fund account mo. Alright? So yan po isa sa mga benefits natin. And if you want hassle-free processing, be an IMG member today. Alright? Ito po, automatic po. Kapag member ka na ng IMG, ito yung mga company kung saan naka-invest yung pera natin. So ibig sabihin, automatic, investor ka na ng SM, ng Ayala, ng BPI, ng Jollibee, ng BDO, at mga iba pang malalaking company dito sa Pilipinas. Okay, so again, pakitype nga sa chat box yung mga IMG member dito. Proud IMG members! Ayan! Ito po, inside IMG, okay, magkakaroon po tayo ng 48 benefits. At kapag member ka na ng IMG, ito po, magkakaroon ka na ng direct access sa mga partner ng IMG. At mamaya ipapakita ko sa iyo yung mga partner ng IMG. At isa sa mga partner ng IMG ay ang mga kilalang mutual fund company like Sun Life Asset Management, Atron, Soldibo, PhilEquity, ayan, so PhilArm. So yan po yung mga malalaking company na partner ng IMG. At kapag outside IMG, kung hindi ka member ng IMG, ito po yun. Okay, syempre, pag hindi ka member ng IMG, malamang dadaan ka pa sa agent bago ka makapag-invest. Okay, yun po yung disadvantage kapag hindi ka member ng IMG. Okay, so yan po, magkakaroon ng commission yung mga agent sa'yo. Pero kapag member ka ng IMG, yung commission na dapat para sa agent, sa'yo mapupunta kasi matitipid mo yun. Okay, kasi nga, meron ka ng direct access sa mga mutual fund company. Ito po yun, yung sinasabi ko kanina. So this is a membership one-stop shop. Once you become IMG member, magkakaroon ka na ng direct access sa mga investment company. Okay, hindi lang yun. Magkakaroon ka rin ng direct investment sa mga healthcare company, life insurance company, real estate company, general insurance, and allied financial services na partner ng IMG. Okay? One-stop shop. Lahat ng mga kailangan mo para makapag-build ka ng wealth, nandito na sa IMG. Okay? So ikaw na lang yung hinihintay.